Natagpo ang patay ang isang babae sa isang ilog sa Bugalyon, Pangasinan. Inaresto naman sa Urdaneta City ang isang lalaking namaril at nakapatay sa kanyang pinsan. Yan at iba pang balita sa Pangasinan sa ulat ni Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang babae sa bahagi ito ng Agno River sa barangay Bakabak, Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa pulisya, Gloria Caboy ang pangalan ng biktima. Hinahanap daw talaga nila ito matapos itong mapaulat na nalulod sa ilog. Nagpaalam lang daw ang 63 taong gulang na biktima sa kanyang mga kaanak na mag-eehersisyo. Ayon sa kanyang anak, nagpaalam yata kaninang mga madaling araw na mag-exercise, mag-jogging. Tapos mga mga 6:30 na lang umaga ay na in-inform na lang siya na nalunod na nakita na yung mother niya doon sa ilog. Posibleng nadulas daw ang biktima habang nagjo-jogging sa mismong gilid ng ilog. May part 'yon ng Agno River at siguro ay yung part na 'yon ay maaring nadulas siya o kaya manabagok yung kanyang ulo na naging ito yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Okay. Sir, ito... Gayunman, aalamin pa rin daw ng pulisya kung may foul play sa nangyari. Sa bayan ng Binalonan, binaril ang 64 taong gulang na si Isabelo Lucero sa isang creek ilang metro ang layo mula sa kanyang bahay. Isang tama ng bala sa noo ang kumitil sa buhay ng biktima. Napag-alaman ng pulisya na 2 beses nang pinagtangkaan ang buhay ni Lucero. Una noong 2010 at nasundan itong Marso. Nitong linggo, tuloy na siyang napatumba ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Mayroon talaga nakakuan. Wala naman kaming ibang kaaway o inaaway na tao. Alam. Blanco pa ang pulisya sa motibo sa krimen. Sa bayan ng Lawak, namatay rin sa pamamaril ang isang retiradong miyembro ng Philippine Navy. Ayon sa mga saksi, 2 mag-aangkas sa motorsiklo ang nasa likod ng krimen. Hindi pa sila nakikilala. Sakay rin daw noon ng motorsiklo ang biktimang si Moises Ferrer kasama ang kanyang live-in partner. Nabangan po at saka nung inabangan yung pag-alis, talagang pinag-aralan muna bago isagawa yung pamamaril sa kanya. Tama ng bala sa ulo at dibdib mula sa kalibre 45 baril ang ikinamatay ng biktima. Ligtas naman ang kanyang live-in partner. May mga motibo na tayong tinitingnan, Alpe, pero hindi pa natin pwedeng i-reveal hanggat hindi pa natatapos yung investigation namin. May pamamaril ding naganap sa Urdaneta City. Binaril umano ni Teddy Alano ang kanyang pinsang si Jumilan Manipon. Sa hindi pa malamang dahilan, sinugod daw ni Manipon si Alano hanggang sa magkasakitan sila. Doon na binaril umano ng sospek ang biktima. Kaagad ding naaresto ang sospek pero nawawala ang ginamit daw nitong baril. Nakuha naman sa kanyang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Hindi ko po alam kung saan galing yun at saka kung paano nagkaroon ng... Ganun sa bahay, madam. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.